Mitzi, and welcome back to my channel. I am back again with another haul, but this time, ang mga ipapakita ko sa inyo ay mga room decor or room stuff kasi nabanggit ko sa last video ko na I had my room renovated, so bumili ako ng mga konting gamit na kakailanganin ko for decorations and for other stuffs. But to be honest, hindi pa talaga tapos yung kwarto ko. It's not 100% done kasi na-overestimate ko yung gastos. Ang mahal pala ng flooring, ang mahal ng furniture, ang mahal ng decor. In short, wala na akong pera. Medyo naubos yung budget ko. Actually, hindi medyo. Naubos talaga yung budget ko. So, mag-iipon lang ako ng konti bago ulit mag-move forward sa decoration process. Almost complete na rin yung mga kakailanganin ko for my room. But since nag-over-budget nga ako, mag-iipon lang ako ng konti para makompleto lahat. So, medyo madedelay yung room renovation, room tour video ko. But for the meantime, ipapakita ko muna sa inyo yung mga napamili ko for my room. So, let's start! Unahin ko na muna siguro itong mga planters ko. I have several here. Meron pa dito sa tabi ko. Pero unahin ko muna to. These are native baskets or native planters that I got from Shopee. And I got them from two different shops. Ito I got from Bohome. And this one costs 225 and then the other is 280. And they are both nice, pero kung papipiliin ako sa dalawa, I go with this one kasi this is much sturdier. Sobrang structured niya and sobrang tigas, so hindi siya madaling masira. And then ito malambot siya. Maybe that is because they're made out of different material. Ito ay abaca rope and this one is raffia or raffia. I don't know how to pronounce it, pero ayun. Pero both are nice naman and they are available in different colors. Ito, hindi ko sure kung may available na color, parang green lang. And then the other one, ito, it's available in green, black, and orange. Ata ah, if I'm not mistaken. Next is this one. This is called the Alwina Basket and I got this from Harongat, diba pa? Ayan yung tag niya. If I remember it right, this is 480. Tapos ang size nito ay 8x8 pero merong bigger size, 9x9. May 9x9 na walang handle and may 9x9 na may handle. Pero yung size na 8x8, wala talaga siyang handle. And actually, akala ko maliit lang to, nagulat ako pagdating sa akin. Ang laki pala. So this is perfect for big plants. Ayan. This is also made out of abaca, pero ang gusto ko sa kanya is, ayan, kita nyo, meron siyang contrasting design or color, diba? Kita nyo, dark, and then magla-light, and then dark and light. Tapos meron siyang fringe all over it, ayan. Then ganyan lang siya sa loob. Yung next na ipapakita ko sa inyo are also planters. Nag-hoard talaga ako ng planters, and ito sila, ayan. I actually got them in three sizes. The other two are smaller ones. 60 and 75 each. That's both in white and gray. Pero may halaman na sila. So, ipapakita ko na lang yung clips. But this one is the biggest. Parang extra large ata yung tawag nila sa size na to. And I got one in white and in gray. The white one, yung walang stand, is 180. And then this gray one with the stand is 270. And to be honest, sulit na sila for its price kasi malaki sila. And like I mentioned, yung maliit was 60 and 70 lang, and this is plastic. And actually, melanin? Parang ganun, melanin siya. Pero it feels like it's plastic, but it does not look like cheap plastic. Ayan, lalo na yung gray one. Kasi itong white one, it's semi-glossy. Ayan, kita niyo. And then the other one is matte. Ito yung gusto ko talaga. Kasi since it's matte, it looks like it's concrete pot. So, ganyan yung itsura kapag may stand. Pwede nyo rin baliktarin if you want... Uy, may dumi. Hehe. Pwede nyo baliktarin if you want a higher stand. Pero tinry ko kasi siyang... Ay! Tinry ko siyang... Ayan na. Tinry ko siyang... Ano? Ano nga ba yun? Tinry ko siyang isuksok. Kaso mas mahigpit yung area dito. So, ayan. Nakita niya, nagasgasan siya. Kita ba? Ayan. So, dahan-dahan kong tatagre there. Pero pag ganito lang, medyo maluwag siya, hindi magagasgasan yung pot. If you want to have this na may hole, pwede naman. Pwede nyo na rin pabutasan sa owner. I got this from It's Spotify. I found them on Facebook. Sadly, wala pa silang Lazada or Shopee account. But if ever, na by the time I upload this, meron na silang Shopee or Lazada account, ililink ko na rin sila sa description box below. Ayan. Next are also...
Hindi, hindi to planter. I actually wanted to use this as a planter, pero nung dumating sa akin, medyo maliit pala siya. I plan on using this kasi as a secondary pot. Yung maglalagay na lang ako sa loob ng plastic pot. Pero yung pinakamaliit na plastic pot ko, hindi siya kakasya dito. So, gagamitin ko na lang siya sa ibang bagay. This is $199 and I got this from Shopee. I like its quality ha kasi hindi siya yung parang rattan or abaca or seagrass material. It's really made out of wood and sa pagkakalala ko, ito top part is abaca. Ayan. By the way, yung mga unang baskets ko na yung unang mga planters na pinakita ko sa inyo, they came from Albay, if I remember it right. Ito naman, from Baguio. Kasama nito, I got a coaster, ayan, para meron akong malalagyan ng mug or ng glass ko kapag gusto kong ilagay sa desk. Kasi varnish lang yung desk ko. Sabi kasi sa akin ng papa ni Easy, very sensitive ang varnish or wood stain sa temperature. So bumili ako ng coaster. Sila kasi yung gumawa ng desk ko kasi nagka-custom made sila ng furniture, ng curtains, and interiors. You can find them on Facebook. That's ILY Interiors. And then, sa Instagram, ILY Curtains and Interiors ata. I'm not sure. Pero ililink ko na lang down in the description box below. Just in any case, you're interested to have your furniture or curtains custom made. Very big time sila. Very big time ang clients nila. Silang gumagawa sa mga hotels, resorts. And meron din silang mga clients na artista. So, go check them out on their social media pages. Makikita nyo na lang yung desk na ginawa nila sa room tour or room renovation video ko. So, the next I have here is an oil diffuser. Actually, nabili ko to sa SM Department Store. Pero una ko silang nakita sa Shopee at Lazada for $599. So sabi ko, sa SM na lang ako bibili para hindi na ako maghintay ng shipping. At saka baka masira pa kasi siya while in transit. But if you plan on buying this sa SM, you need to have an SM Advantage card. Kasi ako wala akong SM Advantage card. Kapag wala kang SM Advantage card, you're gonna pay for $1,999. Ang layo ng presyo, so bumili na lang ako ng SM Advantage card. 500 ml lang ang laman na to. Wala tong water. Hanggang 500 ml siya. And then, sa buttons niya, this one is for the mode or yung timer. And then, ito naman yung color ng lights, pati yung intensity ng lights. Wala akong naintindihan sa manual, kaya nung binili ko to, nangangapa ako kasi Chinese yung manual. Pero nung nag-research ako, I found a video of this exact unit. Sabi, this button is intended for its timer and kapag you press one, well, konyo! If you press once, 1 hour, twice is 3 hours, thrice is 6 hours, and then yung fourth na pindot, continuous yung mist or yung spray niya. But then, habang ginagamit ko to, I learned that when you press twice, intermittent spray yung mode niya. So, yung intermittent spray, yung hindi continuous yung buka, para hindi masayang yung essential oils. Ayan. Ganto naman ang itsura niya on top view. Ayan. There. Syempre, ano ang oil diffuser kung walang essential oils? And I got these two from Zellaroma. So this is eucalyptus and then the other one is lemon. Actually, tatlo to. I got one also in lavender pero binigay ko sa lola ko. And guys, yung lavender, nung tinry namin, kaamoy na kaamoy niya yung Young Living na lavender na naamoy ko sa mama ng boyfriend ko kasi sa kanya ako na-inspire or nabudol bumili ng oil diffusers and essential oils pero hindi ko kaya yung Young Living. Ang mahal ng oil diffuser pati ng essential oils sa Young Living. So, naghanap ako sa Shopee ng mura. But to be honest, hindi rin to super mura. The lemon variant is $299, dati $349. Ito, $349 and then the lavender one is $449. The reason why I bought from Zellaroma is because they are FDA approved. And since these are essential oils used for aromatherapy, papasok siya sa katawan natin. Gusto ko masiguro na yung mai-inhale ko, yung mai-inhale ng pamilya ko, is 100% safe for the body. Kaya, hinanap ko talaga yung mga may FDA approved sa Shopee and Lazada. And ito yung nakita ko so far. Maraming mas mura, pero wala, ayoko eh. Papasok kasi sa katawan mo eh. Masisinghot mo eh. Kailangan maging sigurista ka. Huwag kang magtipid. Baka sa kakatipid mo, makasama pa or magkasakit ka lalo. So, doon na tayo sa sigurado kahit medyo may kamahalan. Pero kung ikukumpara mo naman sa Young Living Oils, mas mura na to.
Okay, so the next things that I have here are hangers, and this is inspired by Tony Zia, di ba siya yung palaging nag-hoard ng velvet hanger? Ano ba? Bulol. Siya yung palaging nag-hoard ng velvet hangers or non-slip velvet hangers. But then, I can't afford the ones I see on Lazada and Shopee kasi may kamahalan siya. Tapos sa SNR naman, meron siyang IG story na nag-sale kasi wala naman kaming SNR membership. So, nung nakita ko to sa Ayala Feliz, sa department store nila, and they are on 50% off, bumili na ako ng 50 pieces. I got them for 99 pesos. And kada 99 pesos, you get 5 hangers. It's very sturdy and then malapad siya. So kahit mabigat yung damit, kakayanin niya. But kung namamahalan ka dito, meron akong cheaper alternative dito. Kasi kung 99 pesos, 5 pieces, pumapatak diba na 20 pesos ang isa. You won't believe me if I say nakakita ako ng nagahalagang 8 pesos or over 8 pesos. Let me show them to you, bigat. So these are the ultra slim velvet clothes hanger that I got from Landers. Ayan. And then black lang siya. I got this for 400 pesos. And 35 pieces na siya, look. Pero originally, this is 800 pesos. Nakita ko to on 50% off again. Kaya I got this for 400 for 35. Tama ba? 400 divided by 35. Parang mali ako. Parang over 10 pesos. Parang nangyaring 8 pesos yung computation ko. Teka! Oo, over 10 pesos. Pero di ba? Pero at least, di ba? It's way less than 20 pesos. O di ba? Ano ba yan? Saan nagaling 8 pesos? Totoo lang, nung nakita ko to, nang hinayang ako sa una ko na biling hanger. Kasi gumastos ako ng 1,000 for 50 hangers. And then ito, 400 lang, 35 pieces na. But then, when I went home and opened this, narealize ko na kung bakit medyo mas mura siya. Ito yung itsura niya when you open it. It looks very beautiful pa din. It looks very similar to the other one. Kaso, ito ang napansin ko. So, ganito yung itsura ng black hanger that I got from Landers. Unang napansin ko is mas manipis yung material niya. So, mas flimsy. Pero narealize ko, nasa pangalan din naman niya. Ayan o. Ultra slim there. Kung ikukumpara ko sila side by side, definitely mas malapad si beige and mas makapal siya. Hindi ko alam kung mahahalata niyo sa video, pero wala eh. Ito mas, ayan o, mahirap siyang i-bend. And then ito, mas, actually mahirap din. Pero mas malambot kasi siya. Ayan o, kita niyo, diba? Mas manipis kasi yung black. Ito, hindi gaano. Medyo mahirap. Ito, madali lang. Ayan o. Pero pwede na rin kasi a little over 10 pesos. Tama ba? A little over 10 pesos tapos may hanger ka na velvet na non-slip. Pwedeng-pwede to kung magaan lang naman yung isasabit mo like blouses or crop tops. Pwede yan. Pero tinry ko rin naman to sa mga blazers ko and nakaya rin naman niya. So yun, if you're on a budget and hindi nyo kaya mag-splurge sa velvet hangers, I'd still recommend this naman. Pero if you want something that's more heavy duty, ito. Okay. Second to the last is this comforter. Di kasi talaga ako gumagamit ng comforter kasi parang naiinitan ako. But then since I wanna revamp my room, gusto ko nang mag 100% level up. Parang ganun. Gusto ko nang career yung room transformation ko, kaya dinamay ko na yung bed. Hindi ko kasi sigurado kung magugustuhan ko yung comforter, kaya hindi kagad ako nag-invest sa mga mamahaling comforter na nabibili sa mall. So, bumili ako sa Shopee and I got this for 550 pesos. Queen size daw. But I doubt it kasi si Easy bumili ng comforter sa mall and I'm not sure if the size of it is pang single bed or double bed. Pero definitely not queen size. Pero parang magkasing laki lang sila. Or mas malaki pa yung... Actually, hindi. Parang mas malaki ng konti yung kanya. Pero mahal yun eh. So, huwag na tayo magreklamo. Ito, 550 lang naman. If I were to compare this with the one Easy bought, definitely, mas makapal yun. And mas ramdam mong full yung siksik, yung cotton sa loob. Ito kasi kapag pinress mo, parang nagpipipi. Ganon. Parang hangin lang.
yung laman. Pero actually, okay na sa akin yun. Ito, hindi ko pa natatry kung mainit ba siya sa pakiramdam or sakto lang. I just wanna try the feeling of having a comforter, kaya nagtry ako sa Shopee. Pero definitely, if you want something na talagang mukhang maganda yung quality, sa mall na lang kayo bumili. Kasi ako ah, napansin ko talaga yung difference ng binili ni Izzy sa mall sa binili ko sa Shopee. Pero wala akong pere. So, magtitiis ako dito. Last but not the least, ito talaga, sinave ko talaga yung best for last, and that is my arch mirror or arc mirror. Hindi ko alam yung tamang pronunciation. But ito na yung pinakamurang arch mirror na nakita ko sa Facebook, Instagram. My mirror is 2.5 feet by 6 feet or 30 inches by 72 inches. And 1/8 lang siya kapag frameless. Kapag may frame, yung akin kasi may metal frame, it's 2,800 lang. Eh, diba sa Instagram, 4 plus, 5 plus yung frameless. Sa kanila, 1/8 lang. And they offer free delivery within Metro Manila. Pero ako, anti-polo ko eh. Tapos nag-offer pa rin sila ng free shipping. So siguro depende sa location from the store. Kasi taga Pasig sila. Rosario, Pasig ata. I'm not mistaken. Pero inilink ko na lang yung shop nila or yung Facebook listing down in the description box below. Pero ayan, sobrang ganda niya guys. Hindi kayo magsisisi kasi nung dinideliver siya sa akin, walang gasgas, walang spotting, wala. Okay, just for everyone's information, nakita ko recently na meron parang spots, ayan, ganyan, sa bottom ng mirror ko. Pero, alam ko, nung dumating to sa akin, dinouble check ko kasi yung mirror, wala ito. So, hindi ko alam kung hindi ko lang to napansin at baka nandiyan na talaga yan. Or ngayon lang sumulpot to. But anyway, nasa baba naman siya, so hindi siya visible. The rest, sa upper part ng mirror ko, malinis. Ito lang talaga. Yun, just for everyone's information lang, just in case you're interested na bumili sa shop na yun. And double check for marks or stains. Ayun lang. Sobrang bilis din ng delivery, and in fact, ang lead time nila is 7 days. Pero within 5 days lang, dineliver na nila sa akin. Meron ding mas malaking size, meron ding mas maliit na size. Pwede kayo magpa-customize ng size or ng shape. Just check the description box below para sa link. And that is it for today's video. Actually, hindi ko alam kung ito na talaga yung mga gagamitin ko for my room. Kasi inunti-unti ko lang yung pagbili ng mga kakailanganin ko. Kasi medyo mabigat sa bulsa. If I be buying more enough to make a haul, gagawa ako ng part 2 video for this. But yeah, if you have any video suggestions, please leave them down in the comment section below. And thank you. Thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. Bye!